ng bayan kong liyak. Ito pong programa namin, we call it art workshop para po sa mga kids. Ang theme po namin dito is painting together for peace and unity. Ang pinaka-objective po namin dito sa aming programa is magkaroon po ng transformation. Yun pong mga target participants kung saan ang kanilang community, these are the communities which are mostly affected by the war in year 2000 between the government of the Philippines at ng forces ng MILF. Sa kanila'y naghihintay, anong lipunan itong lumilikha ng mga batang walang magulang. Ang target po namin dito is tatlong communities po ng Parang Municipality. Ito po yung barangay ng Bacolod, barangay ng Poblacion, at ng barangay ng Making. Ito pong mga participants na ito, either they are in school or, and some are out of school youth. And it age from 7 years old hanggang 12 years old. Gusto po namin kasing mapigyan sila ng attention in terms of arts so that yung pong na-experience nila during the conflict ay matatransform po. At ito po ay sa pamamagitan ng pagpinta, ng pagdrawing, and also we would want them to enhance their skills dahil karamihan sa kanila, if not all, meron na po silang basic knowledge on arts. Para hindi mag-crowded yung participants, hinati po namin into two groups. So meron pong grupo doon sa medyo bata-bata na participants, mostly they are elementary grades. At yung pong isang grupo naman, grupo ng medyo may edad na, na karamihan dito are already high school students. Dahil meron po tayong dalawang local trainers dito, si Mr. Rick Uday at si Mr. Dante Nebreja, naghati rin po sila ng kanilang topics, ng kanilang subjects. So, si Rick nag-focus po siya dito on basic painting using watercolor, using pastel, using paints. At si Dante po naman, nag-focus po siya ng kanyang topics on basic on penciling, such as shadowing, sketching, perspective, lines, and other related topics po na kung saan ang ginagamit dito ay pencil. Kahit papaano, makakalimutan nila yung bad experience na yon, at ang maisip nila is kung paano sila mamuhay ng tahimik, paano sila mamuhay sa ibang tribes. Kasi ito po, ang mga participants natin, galing po sa tribe people. Meron po tayong participants na Muslim, meron po tayong participants na Christians, and meron din po tayong participants dito na from the indigenous people, yung tinatawag nila na Lumad. Since there's start po ng ating workshop, we observe na talagang very eager, very interested ang mga bata. Nag-agawan nga sila ng mga gamit, pati paggamit ng mga brushes, paggamit ng pintura. That's how excited they are. Kaya ang sabi namin sa mga bata, itong training natin, hindi dito nagtatapos yung kaalaman na inyong makukuha. This is only the beginning. And we told them na sana pagkatapos nito, masusustain nila yung kaalaman na nakuha nila dito
dahil itong painting naman is progressive ito na skill. In other words, ang importante dito, alam din na kuha nila yung mga techniques, basic techniques, kung paano paggamit ng pintura, paano paggamit ng pencil, paano paggamit ng mga collage na artworks. So yan po ay pwede nilang gawin, maging nasa bahay sila, maging nasa school. We want to bring the technology to the grassroots. Kaya kami na po ang pumunta dito at dinala natin yung skills and technology na yun upang i-transfer sa mga bagong henerasyon na siya pong ating participants ngayon sa ating workshop. Marami pong salamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.